Hello, good PM, magandang hapon po sa inyong lahat. So, welcome back sa ating channel. So, mayroon ulit tayong i-re-record ngayon na GPU, okay? So, may GPU tayong i-re-record. Set siya. Okay. So ito ay tatlong pirasong GPU Dave pa na may-ari. So dinala sa atin dito para Marikina City. Hindi ko alam kung ano itong mga ano to. Pero I think palit. Sinili ko lang palit GPX. I think 1050 Ti. So wala akong idea kung 1050 Ti nga ba. Bali tatlong pirasong video card. Ibang modelo yata yung iba. Ayan. Tapos isang laptop and dalawang motherboard. Saan natin to? So, naka-package pa siya, pero dinala naman personally, hindi sa akin. Ayan. Siyempre, sirain na natin itong tape niya kasi nasisira na siya. Ayan. May binalog kasi siya sa foam. Yun lang, masisira yung foam. Ayan. Unboxing tayo sa talagang pasadya na meron pang balot. So, hindi naman daw nagmamadali yung customer nito, pero ito na yung line up ng kanyang repair. Hindi ko alam kung na-repair na sinag-aaral pa lang siya maging repairman. Ayan, alam lang daw niya is yung hinang-hinang. So, may pangalan naman, Wilfredo Holandes Holandes Junior from Marikina City. GTX 1050 Ti 4GB nakalagay. Kaya GTX 1050 Ti 4GB GB palit shorted CPU. Shorted CPU, why? So, kung shorted CPU, hindi tayo nagre-reboot. Hindi ko alam kung marunong siya mag-repair o ano. Sabi niya, ako yung tawang ko ay nagsisimula pa lang daw siya. Ito nga niya mag-inroll sa akin, magpaturo. So, wala tayong oras at panahon sa pagtuturo. Kasi marami tayong nire-repair. Kulang ang oras natin. Meron ang mga nagtuturo. Okay. Palagi siya nanonood sa ating vlog. Shoutout kay Sir. Kay Sir Wilfredo Holandes Jr. So, lagi siya nanonood sa ating vlog eh. Nag-aaral siya mag-repair ng video. Ayan. So, tangos-tangos na yung mga tornilyuhan. Ayan. Wala tayong magagawa kung pag-aralan na siya. Oh, yeah. Tanggal yung pan. So, i-check nga. Okay, diode mode tayo, of course. So, hindi na ako sanay sa buzzer sound. So, diode mode kasi may result na siya. So, shorted ang ating 12 volts. So, kung magalit yung shorted, masarap siyang i-repair. Wag lang GPU. Kasi GPU minsan pag shorted siya. So, let's check natin ang 3 volts na shorted. Kalimitan kasi nare-repair ko pag shorted yung 3 volts. Wala na halos pag-asa. GPU minsan yung may problema. O kaya yung isimbas niya. Papuntang GPU. Yun yung may sira. Pag ano na ako nun eh. Ilang basis na. Kasi yung ating 12 volts sa 3.3. Direct yan papuntang GPU. At saka yung 1.8. yun namang ating 5 volts, hindi yung direkta ng GPU. 5 volts, isang function lang niya sis. To open the gates, yun lang function ng ating 5 volts. Ay, hindi ko lang alam sa ibang version ng video card, pero yun ang basic experience. Ayan, ngayon dahil shorted, hindi natin siya pwedeng isaksak, isa lang sa computer. So, ayan, tangos yung ano, so hindi na siya ma-stornil yun. Tangos na siya. Ayan.
Utangos na. Hindi na maternilyo. Sira na oh. Hindi nila problema natin. So, yung mga screw niya. Dahil hindi marunong yada yung nag-ano. So, sorry. Pero, dapat hindi tama kasi. Okay? Dahil tangos siya. Sira ngayon yung tornilyo. Hindi na magagamit ito pag mga sirang ganito. Nasira. Ano pag gagamitin yan? Okay. Okay. Shout out sa ating mga viewers na nanonood sa ating YouTube channel. So marami sa ating nagko-comment at nag-chat sa YouTube. So palagi naman tayo nag-reply basta may free time tayo. Okay. Sabi niya shorted tayo yung GPU. Yun ang nakalagay sa note niya eh. Okay. Bakit naiyak yan? Anong yakult anak? Okay na, so na ano siya, misalignment na. So, show ko sa inyo sa ating ano. Show natin sa ating mga Facebook. So, para makita niyo yung mga IC. Ayan, so hindi na maganda ang sinapit. Good in position. Wala sa ayos. Okay. Okay, so naminiyot natin, manayot na baby. So shorted yung ating 12 volts from here, yung 3P natin. So of course shorted to. So makita natin yung shorted function ito. Yan, siyempre yung shorted yung 12 volts natin. Ngayon tatanggalin natin ito. Para malaman natin kung sira yung IC. Yan, tatanggalin natin. So shorted siya dito eh. Tingnan natin kung nag-on. Nandito sa part na ito yung shorted. Okay. Kaya natin siyang remove. Ayun ang isang problema natin. Medyo pangit yung alignment ng pang hinang. Ito nga ano. Ating nare-refer. Dahil pangit ang mga hinang. So, remove natin siya. First MOSFET. Hindi ko pa pala nakita kung napagpapalitan niya na ng mga iba't ibang klaseng MOSFET. So, check na lang natin dito. Okay, turn on. 40, ano lang tayo?
today? Okay, let's check. Sorted pa rin siya. So, okay natin. Ayan. So, sorted is okay na siya. So, the gates. The gates is not sorted. Okay. Yung gates natin kanina sorted siya. Let's check the IC. The MOSFET. Okay, let's check. Okay, this is shorted. But you can see, shorted. Then, try kung naka-on. So, hindi siya naka-on. Nangyari. What happened? Kumain ka na ng merienda na rin? So, possible naka-on. Check na natin. I-off natin. So, mag-off. So, shorted din yung gates. So, hindi siya mag-off. Kasi the gates is shorted. Okay? So, hindi siya mag-off. Okay. First, need to replace the IC. If the shorted is gone. Okay? So, hindi yata alam nung nag-repair. I don't know kung kung na-replace natin, nag-it's shorted pa rin. So, check natin mamaya. So, check natin via resistance. Okay, let's check via resistance. Ang ating test probe is .5 ohms. I think mga 7 ohms, pass na siya. Wala naman yung ano siya. Masya lang tayo. Oh no. It's shorted. Okay, kung ayaw mo, diwa. Huli ka na. It's shorted. Pala. So it's not your head. So 3 3, and let's check it by it's not your head. It's not your head. Okay. Replace the MOSFET. The number of MOSFET is MS4377, I think. 4377.
And we have a musket here. 3377, I think. Okay, good. 3377. Okay. Okay, so I'm going to push that musket. Lagyan natin ang maayos sa mga lagyan natin sa mga bagong solder. Lagyan natin ito. Lagyan ito nakadito sa pangkayan ito. Yung tempo
It's done. Okay. Natawag. Hello? Apo? Ano yung sa inyo? Did you pick up? Para kanino? Para kanino po yung pick up? Ha? Na-pick up na po! Na-pick up na! Opo. Ah, baka ano, double booking siya. Or ano, ano bang... Hindi ko po alam, na-pick up na po eh. Ah, hindi po ako na... Hindi po ako nag-book. Okay, sabay po. Double booking. Ha? Nag-double booking si sir. Ano, double booking? Bago. Bakit yan ay iyak na iyak si Athena? Anong problem ba na? Okay, we are sorry. Maingay.
Ay, naka-off pa lang aking mute. Naka-mute pala. Sorry, sorry. So, ayan, napalitan ko na po siya ng dalawang MOSFET dahil sira pa rin. Ang off camera na siya. Pinalitan ko. Dahil ito yung kaninang pinalitan dating sira. Din pinalitan ulit natin ang naging sira. So, ito na yon. Ngayon, may available pa palang. May isa pang sira. Ito. So, ito yung sira natin. Ngayon, may sira pa palang isa dito. Sa inner, sa loob. So, kung babasahin natin yung ating naka-letter dito. So, yan. So, sabi ng ating customer, camera natin. Ayan, gano'n. Kita pala ako dyan doon. Ayan, so ang sabi ng customer, issue shorted CPU. CPU na daw yung shorted ang problema. Does not turn on when power button is present. When press, must be replaced by other technician. Does not solve. So, hindi ibig sabihin, hindi daw na-solve yung issue. So, ang sabi kasi, CPU na daw yung shorted. Ito. So, ngayon, tingnan natin kung shorted nga naman yung CPU. Yeah. Kung chichiko kasi, kung titesterin kasi natin siya. Sa tingin ko kasi hindi shorted ang CPU. Kaya ko siya pinalta ng MOSFET kanina, hindi shorted yung CPU. Magaya ng sinasabi ko sa inyo. So, ohms tayo sa ohms. Pag nagbabasa kasi ako, yun yan. Kung sa testerin natin CPU, ito galing CPU supply na 1.8 volts papuntang CPU. So, hindi siya shorted. Ayan, so galing yan dito. Tagos yan puntang CPU dyan. So, ito rin na ay galing CPU. So, hindi siya shorted. Ayan, so test point kasi nito. Then, yung VRAM natin, hindi siya shorted. Ayan, mapansin nyo. Then, ito, power supply ng ating GPU. So, re-reading natin siya. 1.6 ohms. Kung ang tester natin ay 0.4 ohms. Ibig sabihin, hindi pa rin siya masasabing shorted. Ayan. Che-check natin siya. 1.5. So, hindi siya shorted. Or, kung ito ay ating nasa tester ay 0.3 ohms. Pag yan ay pumalo ng 0.5 ohms pataas. O kahit 1 ohms lang, hindi shorted yung ating CPU. GPU chip nito. Hindi yan shorted. So hindi ko pa rin siya i-detector as shorted ang ating CPU. Ito yung ating coil para sa VRAM. So yan, mapansin nyo. Mabasa naman siya eh. Ito yung coil natin papuntang GPU. Connection 1.5. So hindi siya shorted. Yan. Tapos ito yung mga supply natin, enable, ito palang nasa gitna, pin number 7, enable, so not shorted, and of course yung 1.5 volts, supply para sa ating VRAM, it's not shorted, yung ating 1.1 volts, dito, so hindi rin siya shorted. So ngayon, I already replaced the MOSFET, so, either may problema itong mga kapasitor na ito or sa likod ng mga kapasitor na ito or shorted na yung CPU talaga. Bagamat hindi natin natitester na shorted to ground, may nababasa pa rin tayong greater than 2 ohms. So, hindi ko pa rin siya madedeclare na shorted. Ayan. So, for the last time, i-check natin bago natin siya. Kasi na-tester ko na siya. Hindi naman shorted. Wala naman ako nakita. So, tester ulit natin siya. Test natin siya dito. For the last time, let's check. Trying. Kunin na natin ang ating camera. Kapit natin. May wiring kasi. Yeah. Saan na ba tayo? So, iyon muna natin yung monitor kasi wala tayong fixing. Huwag natin.
Nakauna yung monitor. Siguro tayong heatsink dito sa ating CPU. Lagyan natin ng panakaunti para hindi ka nang kabilis minute. So, nakauna siya. VGA tayo. So, HDMI converter. Power on natin. Then, power on. Ilikot yung fan. Pag yan ay nag-display, patayin agad natin. So, wala pa rin. Walang display. Oops. Nagkaroon yata. Oops, mayroon. Patayin na natin. Okay. Working na. So, nag-feed yung technician na gumawa. So, CPU is not shorted. Okay? GPU tape is not shorted. Okay. Hindi lang siguro, hindi natin masabi kung anong kapasidad niya. Hindi lang isang tape. Okay. Ngayon, lalagyan natin siya ng thermal paste. Pag naman na-declare na ng technician na CPU, GPU chips ang sira. So, yun yung pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa ngayon. Okay. Patayin natin itong pan na to. Okay. Ngayon, ang problema lang pala natin is yung mga tornilyo. Oo nga, tama. Yung mga tornilyo natin ay loose thread. Yes. Ano ba to? Loose thread kasi. Loose thread na. So, buti na lang may backup tayo. So, bayaran natin yung kasama. Bayaran natin yung motor nila na yan. Mahaba itong mahaba para sa amin dito. Pasensya na po kayo, medyo maingay ang aking background. So, mayroon tayong baby. Yeah, sorry. But, focus on repair tayo. Tingnan natin sila. Okay. Let's continue. So, wala tayong magagawa. May baby tayo sa paligid ng ating repair station. Simula na mag-vlog tayo. So, makikinig niya ang aking baby. Malamaliit hanggang sa paglaki niya. Maya, nagsasalita sa ating vlog. Okay. Ayaw magana. Hindi pala ito ang ano nito. Pero may nakaharang sa iyo, babe. Ha? Na plastic. Okay lang yan. Ito. Ah, nalaglag kasi yung camera kanina. Oo, nalaglag. Butas. Ano yun? Plastic. Butas, oh. Kaya mo na yan. So, wala tayong, wala na, dadalo na yung aking ano. So, bahala na si customer. Bahala na sa lock nito. Dalawa lang ilalagay. Sabihin ko na lang sa kanya. Kaya naman niya bumili sa ano. Iba pala to, iba. Pang lock. Pang ibang GPU. Wala nang ma-resize dito. Pinilot na kasi. Pilot na. Tingnan natin kung kaya to. Kaya pa naman. Kanin ba? Kanin ba? Kanin? Ay, mulit.
Okay. Ngayon natin na. Wala na rin yung ano, nakasalpak dito. Na ano. Okay, wala tayong magagawa. Ito lang ang dumating sa atin. Ito yung i-re-repair natin. Ah, ito pa. Lost thread. Ay. Go live, mommy! Go live! Lost thread again. Pangingay mo ngayon. Sabaw ha? What will you say? Wee! Kuya ka, Anisa, kuya. Ano ang jawa? Ano may ako? Sige, ano? Sige, ano? Alas. Ay, 30 na pala. Ay, 30 na pala. Ang ating pagre-repair. Bagay, last repair na as of today. So, nakailang repair ako ngayong araw. Sa... dalawa, tatlong GPU at isang TV. Okay. Dal-dal mo anak niya. Good job, good job. Okay, it's done. So let's try to test. Stress test natin siya. Okay. So, palit. Okay. Stress test natin habang kami nakain. Okay, na-take ko kayo later. Stress test natin. Bukain niya ate o. Meron. Okay. Okay. Check. Na-display tayo. Ngayon natin, stress test. Ang daldal mo natin na. Ang daldal. Okay na yun. Magaling na sa'yo. Magaling na ba? Wala na sakit? Mami, iwan. Thank you. Stress natin para mas make sure na walang palya ang ating repair. Okay, patay na natin ito. So yung ating ni-repair kanina na GPU, palit din siya 4 gigs. So na-ship na natin sa ating customer din. Happy naman siya. And sabi niya, okay daw, it's worth it. Okay. Okay, check the driver. Natin yung driver. Yep, yan, it's already detected. Okay, detected yung ating driver po. Detected. Nangyara pala pag-alab ng camera. Hindi kita. Ayan. So, wala. Kita nyo? Detected na siya. Yung CPU say. Ayan. Kita nyo? 4 gig.
Ayan, 4 gig siya. Kita niya, 4 gig. Memory type unknown. So, hindi nabubasa yung memory, pero it's okay. Ang mahalaga ay basa naman yun. Pangalan lang na memory. Memory type unknown. So, NVIDIA. Sad window. Sensor natin. I-try natin. Stress test. Go. Ayan, tingnan natin. Let's start tayo ngayon. Ang oras niya. Kita ba? So, yung oras natin is 0.15 seconds. So, update ko kayo mamaya. Andito na yan. Okay. Update ko kayo later. Then, kakain lang ako. Dinantayin ko lang yung stress test niya. Okay? So, ayan. Continue sa ating testing. Ayan, yung makikita nyo. So, yung testing natin is working ng maayos. Then, pansin nyo siya, guys. Ayan, oh. Tapos na yung ating tester. So, okay naman. Temperature niya. Working properly. Ayan. Then, ang oras natin is 17 and 24 seconds. 17 minutes. So, okay siya. Walang naging issue. Walang naging problema. Yung driver niya, so working naman, hindi nagbago, hindi nagwala. So yan, pansin nyo, yun pa rin siya. Working time. Okay? Yan. So 6 pieces repair ng ating customer. Yung pinakaunang repair natin para sa kanya is napatanan natin. GPU. So inuuna ko na yung GPU niya. Kasi customer rin nga rin yata ito. Pina-repair niya sa ibang technician, GPU daw yung sira. Ayan, sabi niya kasi, GPU daw. Ayan. So, na-repair naman natin siya. Ayan. Tech, replaced by other tech, that's not so. Hindi na sold. So, piniclear daw na GPU yung sira. Shorted ang CPU. So, okay. Sayang kung nabenta sa ibang tao tapos napagawa tapos okay, di malaki pa kinabang sa ibang ano, sa nakabili. Ayan. So far it's working fine. Ayan. Okay yung ating repair ngayon. Bukas ulit ang repairing natin. So pagod na ating maghapon. So see you tomorrow for another repairs, and huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit nyo yung notification bell. Click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos na ina-upload. Then, mag-like. Then, mag-comment na rin po kayo. Para kung may mga question kayo. Then, kung may papagawa kayo, just send. May address naman po lagi dun sa aking mga vlogs. Sa mga video natin. Ayan. Hanggang dito na lang. See you in the next video. Bye-bye.